Mga katrops, welcome back sa akin channel, Sports Rock PH. At ni pag-usapan natin ang sinasabing matutulad nga daw po si Joel Embiid kay Draymond Green. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang may problema agad ng Golden State Warriors sa kanilang Game 3 kontra sa Los Angeles Lakers. Kahit man nga po mga katrops, meron ng home court advantage ang Philadelphia 76ers sa kanilang ginanap na Game 3 ngayong araw kontra sa Boston Celtics, ay hindi para naman nga po nila ito nagamit matapos nga po sila ditong matalo sa score na 114-102. Hindi rin naman nga po naging sapat ang netalang 30 points sa 13 rebounds ng kanilang superstar na si Joel Embiid, gayon sobra rin naman nga po nag-struggle ang kanyang mga teammates. At ang masakla pa nga po dyan mga katrops, ay may usap-usapan pa nga po sa social media na posible pa nga daw pong masuspindi si Joel Embiid sa kanilang serye matapos nga po nitong matapakan ng mismong ulo ni Grant Williams sa isang play, 5 minuto na lamang natitira sa 4th quarter. Halos kapareho rin naman nga daw po ito ng ginawa ni Draymond Green kay Domantas Sabonis noon, kaya maaari rin naman nga daw po itong suspindihin ng liga. Ngunit kung inyo nga pong makikita mga katrops, hindi rin naman nga po sadya na Embiid na maapakan si Grant Williams dahil patalikod rin naman nga po ang kanyang pagbagsak, kaya imposible nga po na suspindihin ng liga sa Embiid sa kanyang nagawa. Sa katunayan, niwala man lang nga pong flagrant foul ang tinawag sa kanilang game, kaya ang mas dapat nga pong problemahin ngayon ng 76ers ay kung papaano nga po sila makakabawi sa kanilang serye matapos nga po silang matalo ng dalawang sunod na beses kontra sa Boston Celtics. Habang dumako naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan, sa balitang may problema agad ang Golden State Warriors sa kanilang Game 3 kontra sa Los Angeles Lakers. Sa kabila nga po mga katrops, ng pagkapanalo ng Golden State Warriors sa kanilang Game 2 ay tuluyan para naman nga pong naagaw sa kanila ng Lakers ang home court advantage ng kanilang serye na hindi rin naman nga po magandang balita para sa kanilang kupunan. Kaya kung gusto man nga po nilang maibalik ito, ay kailangan nga po nilang manalo sa loob ng home court ng Lakers na Crypto.com Arena sa kanilang darating na Game 3 at Game 4. Pero hindi rin naman nga po ito magiging madali. Gayong buong season nga po ay problemado at sobrang nga po silang nahihirapan na manalo sa kanilang mga road games. Ika nga isang nga po silang ganap na championship contender kapag naglalaro nga po sila sa Chase Center. Ngunit nagiging isang nga po silang lottery team kapag naglalaro ang kanilang mga players sa kanilang mga road games. At ang mahirap pa nga po dyan mga katrops, hindi pa rin nga po natatalo ang Los Angeles Lakers ng isang beses sa loob ng Crypto.com Arena, kaya sigurado nga pong mahirapan sila sa kanilang darating na Game 3. Sa katunayan, nag-aalala na nga po ilang mga miyembro ng kanilang team kung gaano karami ang makukuha ang free throws ng Lakers sa kanilang susunod na laban. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.